Unang-una, yung Rappler dapat nating pasalamatan at palakpakan. Yung Bantay Bayan, palakpakan din. Yung React. Ang Batang Rizal pero taga Laguna. Of course, mga estudyante ng CMO School. Ano pang grupo? Ano pang grupo? DBPI. DPPI. Okay, DPPI. Na-PPP ako. Eh, tapos yung sa'yo? Scouting Community. Ayan. And Hope. Ah, ROTC okay. Na Brescom. Okay, palakpakan din. And Hope Incorporated. Ayan, okay. So, ito ay one step, no? One step. Baby step muna. Pero lahat naman tayo gusto natin magkaroon, makatulong talaga. Yun naman yun yung puso natin eh. Kung bakit kayo nandito. Lalo-lalo yung mga civilian. Although yung mga sundalo, wala kayong magagawa kasi pinilit kayong magpunta rito, di ba? Kasi wala kayong grades, di ba? Oh, ibabagsak ko kayo dun sa lesson ko kahit hindi related, di ba? Pag hindi kayo, di ba? Pag hindi kayo pumunta rito. Now, pero ang pinaka-importante, yung lahat ng natutunan natin dito, i-apply natin. And ang pinaka-keyword, organize, organize, organize. We are now being organized. You organize your family. Dahil lahat ng mga disaster preparedness from the national, regional, provincial, municipal, barangay, meron. Pero walang family disasterness plan. Meron ba kayong family disaster preparedness plan? Meron na? Oh, yung galing. Sinong magdadala kay baby kapag nagka-earthquake? Sinong magdadala kay lola? Anong pagkain ng 2 years old? Diba? Yan yung mga tanong. Diba? Hindi nyo alam. Oh. Diba? Dapat nakakatoka na yan. Diba? Prepared tayo. Ay, mayroon kami disaster preparedness plan. Pero pagka sa family na, hindi mo alam. Ay, oo nga pala, si Lola, 92 years old. Makakalakad pa kaya? Diba? Anong transport po pwedeng gamitin? So, yung mga simpleng ganun. We are conducting disaster preparedness planning and seminar in different places from 1 CRG to 7 CRG using indigenous means. No? Tinitrain natin sila. Kasi kapag ka nagkaroon ng disaster, ang dami nating high-tech equipment nasa Red Cross, nasa MMDA, nasa Joint Task Force NCR. Pag nagkaroon ng disaster, para tayong sa Leyte. Lahat ng high-tech equipment wala. Bakit? Kasi kasamang nasagasaan ng bagyo. So dapat kung anong nandyan, yan ang gagamitin. No? And now, ang trabaho natin ngayon dito is information flow. Agos nga eh. Project Agos. Information flow. Diba? Yung agos ng impormasyon. So, hindi naman lahat tayo maalam sa lahat ng social media. Meron naman tayo lahat siguro cellphone. Diba? Isang cellphone. Minsan dalawa, minsan tatlo. Ako nga, apat cellphone ko. Diba? Oo. Oh. Apat. Ayaw mo maniwala? Isang Globe, isang Smart, isang TM, isang Sun. Diba? Apat. Kasi dati meron yung kapag Sun ang itetext mo, tinext mo sa Globe, hindi yan sasagot. Kaya kailangan mo siyang itext sa Sun. Diba? Kasi unlimited. Eh ngayon, yung iba't may unlimited ano na ngayon. So, kapag ka merong disaster or impending disaster o kung ano pa man, ang trabaho natin, mag-construct ng sentence o kung ano pa man, ng isang buong paragraph, identifying kung ano yung nangyayari dun sa inyong lugar, i-text nyo mismo dun sa team leader nyo, team leader to anong unit ng AFP, para AFP or diretso sa Rappler, para meron na kaagad, di ba, na impormasyon. So, ganun yung gagawin natin, no? Imbisa natin sa text. At kung makapag-ano ka, Facebook ka, o makapag-Twitter ka, mas okay, no? So, yun ang gawin natin and organize natin yung pamilya natin. Organize natin yung kaibigan natin, di ba? Organize natin yung community natin. Para pagdating ng panahon, na-organize kayo dito sa GHQ, pag bababa tayo doon sa grassroots, doon sa ground level, okay na. Ang pinaka-important and pinaghahandaan natin ngayon is the big one. That is the 7.2 earthquake emanating from West Valley Fault. Coming from Rizal. Rizal, Rizal na po yun. Hindi po Rizal, Laguna. Rizal, daraan po yan ng hanggang sa Batasan, dyan sa
malalaking mga subdivision. And then diyan sa Blue Ridge, atin ay dadaanan din niya. Tapos dito sa papunta na ng Taguig, no? Hanggang Muntinlupa. Napo. So mahaba po 'yon, no? 'Yun po ang pinaghahandaan natin kasi pag 'yun ang nangyari, lahat tayo defenseless, no? Hindi natin kakayaning labanan 'yon ng hindi tayo prepared. So maraming salamat at nandito kayo. And next time, yung mga estudyante, sana kahit hindi na kayo estudyante, mag-attend pa rin kayo sa mga susunod na mga meetings. And on April 26, we will have a rescue march from Manila's City Hall to Quezon City Hall. And Rapper is one of the partner organizations na nagpupush nito. Sana maka-attend tayo April 26. Meron na tayong role. Kasi ang gagawin doon is merong mga scenarios. Pero dahil hindi naman tayo rescue unit, kundi information unit, so parada lang tayo. Magpakita lang tayo ng ating suporta, no, doon sa rescue march. Let us wear our uniform na will identify our unit or yung may kung meron tayong pang-rescue, no? Wag na kayong mag-high heel. So kaya ano, no, yung mga ganda-ganda or ano, baka ikaw ang i-rescue, di ba? So ganun yung situation and maraming salamat. Mabuhay po tayong lahat.